mag-start po tayo dito sa ito po. Bali ngayon nakatigil po ako is dapat po nakalagay po dito yung itong stick na to. Vlog po ng Saudi Arabia. Good morning po sa dito po sa Middle East at good afternoon po o samang pong panig ng mundo. So yun guys, bali hindi tayo nakapag-upload po ng video kahapon kasi na-busy po tayo sa trabaho. So yun guys, today's vlog is itatry po natin na mag-tutorial po about po sa paano nga po ba mag-drive ng automatic na sasakyan. Yung mga new model po, may mga branded car po ngayon tulad po nitong binamaneho ko. So gusto ko lang pong i-share sa inyo guys kung paano po gamitin to at sa mga lalo na po sa mga beginner is mga basic lang po na ituturo ko base lang po sa nalalaman ko. Kasi nung ako po kasi nag-aaral guys na nangangarap na matuto rin mag-drive dati. So dahil sa wala akong kakayahan na mag-enroll sa mga driving school kasi totoong sobrang napakamahal po talaga guys. Kung dati nung panahon na ano bang year yon, mga 2007 guys, 2007 talagang nangarap na ako mag-drive kasi nakakita ako naman nag-drive sa kotse, parang talaga nakaka-amaze, sobrang ang sarap tingnan. So yun guys, nag-aral po ako noon na nagtanong-tanong lang ako guys sa mga driver dati po kasi nagtrabaho ako sa Rustans bilang unang-una security guard, tapos kalauna na na-promote ako bilang isang night shift supervisor. Pero nung nagsi-security guard pa po ako, yung manager po namin dati sa Rustans, inallowed po kami na mag-valet parking dati nung matuto na po ako. Pero bago po ako natutong ganun, dahil sa nagpa-parking-parking lang kami, iniiwan sa amin guys yung susi ng sasakyan. So, ayun, kalaunan, nagtanong-tanong ako dun sa mga driver na nakatambay dun na family driver, yung mga boss nila, naghinihintay lang nila dun sa labas sa parking. So yung nagtanong-tanong ako kung paano gawin. So yun guys, nag-start na rin ako mag-tutorial or manood na mga sa YouTube. At dahil dun nag-self-study sa kung paano mag-drive, natuto rin ako guys, natuto pa-parking-parking hanggang sa natuto na ako, nakapag-abroad na ako. So guys, ito bibigay ko sa inyo na mga tip kung paano mag-drive ng isang automatic car, especially yung mga new model po ngayon 2020. So guys, mag-start na tayo. Dito lang po sa basic to na nalalaman ko. So yan guys, basically, start tayo. Ito lang po yung sa gear natin, transmission. Meron po siya dito yung PRNDN. So ituturo ko sa inyo guys kung paano yan mamaya, isa-isahin po natin. Kasi ito po yung mga pipindutin nyo dito sa loob. At ituturo ko po sa inyo isa-isa kung paano nga po gamitin, kung saan at paano gamitin po yung mga yan. Yeah, ito guys. Tapos meron po tayo ditong sa ilalim. Dito po yung gas or accelerator. And then yung brake. Ito yun guys, yung brake. Start po tayo dito. So, ito po bali ngayon nakatigil po ako is dapat po nakalagay po dito yung itong stick na to. Dapat nakatapat po siya dito sa park. And then, kung gusto niyo naman po umatras, R reverse. And then, N is a neutral. Ito po yung drive. Pag mga long drive, dito na po tayo, nakatapat dapat yung stick natin. So, ito guys, kung gusto niyo naman magpa-aircon, basically, ito rin po yung tinuturo sa mga, sa mga driving school, mga beginner, kung ano yung parts po nung dito sa loob ng sasakyan. So, ito guys, yung aircon, kung gusto niyo pong magpa-aircon, i-on nyo lang po. Kasi ito gusto nyong hinaan o lakasan, dapat naka-auto. Tapos ito guys, dati kasi puro susi ang ginagamit, pero ngayon dahil sa new model at new car na po ito ngayon 2020, engine start na po tayo. Dito na po tayo mag-press na lang po tayo. I-press lang po natin yan. At paano po gamitin yan? Kailangan po muna ang tapakan po natin yung brake sa ilalim. Ayun po, bago po natin start. Kasi hindi po siya mag-i-start kung pindot lang po kayo ng ganyan. Wala po siya. Tutunog lang po siya. Kung narinig nyo, gano'n lang po siya. So, kailangan po, ipipress nyo po na yan. Yun. Kailangan sabay po yung brake bago pag-press po nito. Apakan nyo muna po yung brake, saka nyo i-press ito. Tapos ito guys, gano'n din. Pag hindi nyo po inapakan yung preno,
ito nung pag-start natin is hindi po ito magre-release. Hindi po yung magre-release. Kailangan po, tapakan nyo muna din yung preno. Ah, yung preno na yon, ito. Yan. Bago po natin i-release to. Yan. Yan. Nakita nyo po, napansin nyo po guys, pumunta na siya sa R. At napunta na siya dito sa N. And D. So, yun guys, balik lang natin. Ito na rin guys, yung sa kabila. Ah, ito po yung, kung napapansin nyo po itong apat na to, ito po yung para sa window. Ito po yung dito sa front at ito sa back. Ito pong dalawa na to. Ito dito sa left side. Ito po yung sa bandang left side. Pansin nyo po, i-press po natin. Ayan guys, buwaba na siya. Tapos ganun din dito sa kabila. Ayan, buwaba na siya. So, yan. Ito naman guys, itong kung nakita nyo po to, bali ito naman yung sa ano niya, sa dito sa side mirror. I-press nyo lang dito kung saan nyo gusto na ano, kung dito sa bandang kanan o sa bandang kaliwa. Ibig sabihin, pag nag-ilaw na yan, nakalight na yung bandang kaliwa, ito po yung gagalaw niyan guys. So hindi nyo na kailangan buwaba para ayusin pa yung mga side mirror nyo. Katulad dati na manual yung mga dating sasakyan. Ito po yung mga bagong modelo ngayon. Yan guys. Tapos ito sa kaliwa, kanan, i-press nyo lang yan. Dito na siya ilaw. So yun naman pong kabila na yun. Ang ma-adjust nyo. Tayo guys dito, na ito, yung para sa speed, yung monitoring ng speed nya. Yan, yung speed. So magna-number yan siya dyan. Tapos ito naman guys, yung dito para sa auto stop or off. Yan po yung sa para sa speed din po siya. And then ito, yung sa kilometer. Ito guys, ito namang isa na to, yung para sa gasolina. So pag na-monitor nyo na dito na sa red, kailangan nyo po bago mag-red pa lang guys, magpagasolina na kayo para hindi po siya ma-empty. Kasi pangit po pag na-empty ang ating sasakyan, nagkaka-problema po yon. Tapos itong kabila guys, ito yung temperature. Yung kailangan, nandyan lang siya, huwag siyang pupunta dito sa red. Kasi pag napunta yun sa red, yung AC nyo, maapektuhan ng, yan. Kailangan lagi nyo mapapansin na lagi siya nakaganyan lang. So yun guys, itong AC naman, i-on nyo lang to, yan. Yung lalamig na yan. Tapos, or kung gusto nyo i-auto, yan. Malakas siya guys. Pero, kung ayaw nyo ng ganyan, pwede nyo siyang hinaan dito. Yan, kung napapansin nyo guys, yan. Lakas. Yan, ito yon. Yan yung control. Pero dahil sa malamig na ngayon, depende rin sa temperature o init ng sasakyan or temperature sa labas. Tapos ito naman guys, yung parang sa AC din sa mga bahay natin, ito, 19, mailamig na yan. Yan, siset mo lang. Ganun din sa likod niya guys, meron din siyang ganitong control. And then ito naman siya guys, itong banda, kung napansin nyo, meron ditong stick na dalawa, ito yung left at ito yung right. Itong left guys, ang gamit nito is ito. Pag liliko tayo, magta-turn left tayo sa bandang turn left, ibababa nyo lang to guys, mapansin nyo, meron na siya dito na arrow na nag-green. So pag gusto nyo magkumanan, dito lang guys, ipupush nyo lang pataas yan, tapos gitna lang siya. Pero once na yan, gusto nyo kumanan, bali walang tigil siya gumagana. Pero pag natuwid nyo na yung itong manibela, kusa po siyang babalik, kusa siyang babalik. Pero pwede rin naman manual nyo, kahit hindi pa kayo nakakaliko doon sa pupuntahan nyo, pwede nyo na ibalik sa gitna. Tapos ito naman guys, ito para sa wiper. Kung gusto nyo ibaba lang, try natin guys na ibaba yan, pupunta yung wiper na yan. Tapos yung sagad na sagad yan. Gusto nyo mas mabilis yan. Ayan, mas mabilis na yung wiper nya yan. Sa pangalawa, medyo okay pa. Kung talagang maano na yung ulan yan, balik nyo na sa dati, sa gitna. Tapos ipupush nyo papunta sa inyo yung tubig. Meron siyang tubig guys na lalabas. So ayan, ito yung ipupush nyo lang to guys. Huwag na natin i-try kasi kapupunas ko lang eh. So yun guys, yun yung gamit nyan. Tapos yung sa ilaw naman nya guys, ito, once na nabuksan na po natin siya, nakalagay po dapat siya dito sa auto.
Kasi ito, wala naman po ganito. Pag maliwanag naman po, nakadapat naka-auto siya. So, kusa po siyang lalabas yung ilaw niya pagdating na ng dumilim-dilim na ng konti. Yung po ang kagandahan ng automatic na sasakyan, lalo na po pag branded yung new model. Ito nga po pala guys, yung sasakyan na to is a Chevrolet. Start na tayo magmaneho. Una nyo pong gagawin is fix yourself. Ibig sabihin ng fix yourself guys, is a tingnan nyo muna yung uupuan nyo. Kung komportable po kayo, hindi kayo nakaganon, hindi rin kayo nakaganon masyado sa ano. Kaya, ang inaano po yan, may adjustan po dito sa bandang side na to na papakita ko po sa inyo. Ito po yung guys. Yan, ito yung adjustan na yan. Pwede nyo pong pull up lang po, pull up. Tapos, basta di yung, ano po, yung komportable kayo sa pagdadrive nyo. Para, hindi po, mas maganda po kasi yung komportable kayo. Tapos, pagdating naman po sa, dito sa kamay, kailangan dito po, yung pulso po niyo pag ginano niyo po nandito yung sakyan niyo ay yung upuan niyo dapat yung pulso po niyo is nakalagpas ng konti para pag kinabig niyo po siya ng ganun hindi po kayo magkakabanggaan ng ganun yung mga kamay niyo yan so dapat ganito guys tapos komportable kayo dito sa ano and then yung paa guys ninyo, itong paa nito dapat nakaganito kayo nakaganito lang siya yung sakto lang talaga dito sa brake dapat nandito siya guys sa nakapwesto siya dito sa gitna para sakop na ninyo yung gas or accelerator at dito sa brake. Dapat dito kayo mas madalas nakalalay guys. Once na pinush na din niyo dito sa yung accelerator kasi tatakbo na talaga siya. So naman guys, pag nilagay na to natin dito sa drive, kahit hindi po natin na apakan yung gas or accelerator, tatakbo po siya ng 10 to 15 or 20 kph. So try natin guys. Una, apakan nyo muna yung brake. Apakan nyo muna yung brake. Tapos saka nyo ito i-release. Lagay nyo dito sa drive. So ayun guys, naka-drive na siya. So try natin guys. Tapos pero wag nyo pong kakalimutan na i-release po ito. Ang pag-release po ng dito yung pinaka-handbrake dati. Ngayon pinipindot-pindot na lang yan. I-push nyo lang po dito. Mula po dito sa taas, i-push nyo lang po ganun. So wala na dito guys yung sign na park. Yung brake release. Ayan ako napansin yung brake release. So ayan guys, try natin. Hindi tayo tatapak dito sa accelerator. Ayan, kusa po siyang tatakbo. Ayan ako napapansin nyo guys. Kusa siyang tatakbo. Ayan. Ayan, tumaandar po siya. Kahit hindi po tayo tumatapak dito sa accelerator. Kaya ingat-ingat na lang din po sa mga nasa unahan nyo. Una nyo tingnan, kailangan maging safe. Cool lang kayo and smooth lang po yung takbo. So ayan guys, tigil na muna natin. So balik ganun pa rin pag magpa-park tayo. Ibalik lang natin siya dito sa neutral or park mas safety. Tapos ito nga pala guys, pag titigil kayo, ito po ang gamit nyo, this is hazard. Ito po yung tinatawag na hazard. Pindutin niya lang po siya, magkakaroon po siya ng sabay. Sabay na yung arrow left and arrow right. Not like unlike po dito dati na kung ito lang yung gagamitin natin, left or right lang yung mag-iilaw niya. Guys, pag magpa-park po kayo, you make sure na nakalagay po dito siya sa park. And then, ito po, yung kung kanina is pinush natin mula dito sa taas, dito, pinush natin. Gagawin lang po natin, dito naman po sa ilalim, i-pull nyo naman po papunta sa inyo. So yan guys, meron na siyang sign dito. Tapos ito, press nyo lang din po yan para sa hazard po, para malaman po ng mga kasunod ninyo o ng iba na may waiting lang po kayo or may ginagawa, kailangan po naka-hazard to. Yun po ang trabaho nito. So yun guys, yun, ituro ko na po lahat. Kung gusto nyo pong mag-music naman, kung bago kayo, ano, press nyo lang po yung sa music o pili kayo ng mga song na gusto nyo. Yan po yung pinakatrabaho nito din. Yung po mga basic na tinuturo sa mga, ito po yung center po ng wheels natin, yung manibela natin. Malalaman nyo po na tuwid po yung pagkakapark nyo ng gulong sa unahan pag nakaganito po siya. Hindi po siya nakaganito, yan, hindi na po siya tuwid or hindi siya nakaganito. Dapat po always na sure natin o siguraduhin natin na laging nakaganito siya guys. Itong bilog na to, yan, tapos ito may hati sa gitna na dalawa, dapat so, nakasenter guys, pag nagdadrive nga po pala kayo ng sasakyan, kailangan po relax lang po yung ano, yung lalo na po pag nagbe-brake po kayo, kailangan yung pag tapak nyo dun sa brake o sa preno is smooth lang. Pero normal lang po dun sa mga beginner na pag na sobrang bigat pa ng mga paa nila, kumakadyot-kadyot siya dahil nga sa
yung bigla ang pagpreno. So yun guys, kaya pag natuto naman kayo sa una, ganun talaga wala naman perfecto sa una talaga. Pag mga beginner, talagang mangangapa ka pa. Pero once na makuha nyo na yung patama, yung talagang parang relax lang kayo, chill lang. Huwag kayong matataranta, kasi minsan nagko-cause ng mga accident yung natataranta. Kailangan relax lang talaga kayo guys. Tapos pag natuto na kayo guys at okay na pagdating sa kalsada, napakasarap matuto, napakasarap mag-drive. So ayun guys, sana makatulong itong na-share ko na to dun sa mga beginner na nagnanais na matuto mag-drive. Marami makagusto dyan sa video to, mag-tutorial pa tayo guys about naman sa kalsada. Try natin na para makapagbigay alam sa mga beginner kung paano mag-drive nang hindi sila dumadaan sa mga driving school. Kahit self lang, lalo yung may mga sariling sasakyan guys, napakasarap niya kung may mga sarili kang sasakyan. So yun guys, kung bago ka lang po dito sa YouTube channel ko, JMoto Vlog, huwag po kalimutan mag-subscribe, mag-like, comment and share. At sana po nagustuhan mo po itong video ko na to. Yun, hit mo rin po ang notification bell button para ma-update at ma-notify po kayo sa lahat po ng videos na aking upload. So yun guys, maraming salamat po muli at keep safe everyone. Magdasal po tayo lagi. Yun guys, maraming salamat sa panonood po sa vlog ko today. Tapusin ko na po na-share ko po sa inyo ngayong araw. At magkita na lang po tayo sa susunod na vlog ko. Maraming salamat po, JMoto Vlog ng Saudi Arabia. Bye bye.